Taas presyo sa tinapay at cakes ipinatupad ng ilang panaderya sa Pangasinan dahil sa mahal na sangkap sa paggawa ng mga ito. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell? Si Jay, sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng itlog at iba pang raw materials sa paggawa ng tinapay, ang mga panadero nagtaas na rin ang presyo ng kanila mga panindang tinapay. Sabi naman ng Samahang Industriya ng Agrikultura, bumaba ngayon ang produksyon ng itlog sa bansa na naging dahilan din ng pagsipa ng presyo nito. Tumaas na ang presyo ng ilang panindang tinapay sa panideryang ito sa Barangay Poblasyon, Mangaldan, Pangasinan. Mula sa 2 piso, 3 piso na ang presyo ng isang piraso ng pandesal. Tumaas daw ang presyo ng asukal at harina na ginagamit sa paggawa ng tinapay. Kasi hindi na kaya. Hindi na, parang nagpapagod ka na lang kung hindi mo itataas. Pero hindi naman nagbago, price lang. Yung size namin, yung ingredients namin, parehas pa. Ang industry ng bakery parang unti-unting bumabagsak. Tumaas din ang presyo ng cakes dahil sa mataas na presyo ng itlog. Naglalaro sa 8 hanggang 9 pesos ang kada piraso ng itlog sa pamilihang bayan. Sabagay, kung magtataas sila kahit konti para makaabol din sa presyo ng taas ng asukal. Naiintindihan din natin sila. Kulang po ng supply. Kaya tumataas din po yung pagkuha po namin ng itlog. Nababaguan sila at saka namamahalan po sila sa itlog. Wala din po silang magawa. Bumibili pa rin po sila kahit mahal. Wala pa namang alarming na mapwedeng magtaas yung mga presyo ng mga pangunahing bilihin natin. Kasi nakita natin may mga pagbabago sa mga agricultural products. Nauna nang sinabi ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na bumabah ang produksyon ng itlog sa bansa dahil sa tumamang bird flu sa Central Luzon. Pero ayon sa DA, sapat ang supply ng ibang poultry product gaya ng manok. Walang problema kasi marami tayong local stock. Ang production natin more than 100%. Si Jay, may ilan namang panadero dito sa Lalawiga na hindi nagtaas ang presyo ng kanila mga panindang tinapay sa kabilaya ng mataas na operating expenses nila pagdating sa mga raw materials gaya ng harina, asukal at itlog. Pero ang ginawa nila kahit papaano para hindi naman sila masyadong maapektuhan ng pagtaas ng presyo ng raw materials ay binawasan na lang nila ng ilang gramo yung kanila mga panindang tinapay. Nangangambas kasi sila na baka mabawasan or mawala ang kanilang mga customer. Samantala, sa monitoring naman ng Department of Agriculture, nasa 87 hanggang 110 pesos ang kada kilo ng refined sugar sa merkado, habang aabot naman sa 85 hanggang 90 pesos ang presyo ng brown sugar sa merkado. Kung tutuusin, kumpara sa huling quarter ng 2022, mas bubaba na raw ang presyo ng asukal ngayon sa merkado. Pero para sa ilang consumer, mataas pa rin ito. At samantala, inirekomenda at para hindi naman daw masyadong magmahal pa ang presyo ng asukal sa merkado, inirekomenda ng Malacañang at ng Sugar Regulatory Administration na mag-angkat ng 450,000 metric tons ng asukal. Kasama na rin dyan yung 2 buwan na buffer stock. At samantala, ayon naman sa SINAG, pagdating sa produksyon ng itlog sa bansa, inaasahan na mananatili itong ang kakulangan ng supply sa ilang ilang pamilihan dahil nga sa limitadong supply ng itlog. Pero nabawasan din naman yung mga breeders na talagang nagproproduce ang itlog dahil sa mataas na operating expenses nila pagdating sa patuka at sa sisiw. CJ. Maraming salamat, Russell Simorio.